welcome back to my channel. So for today's vlog, kakauwi ko lang galing sa Asian Grocery. Yun yung nilive ko kanina. Kanina lang yon, yes, kanina lang. And yung mga hindi nakapanood, ilalagay ko sa description yung link niya. So panoorin nyo guys. Medyo magulo nga lang. And guys, makikita nyo rin pala sa vlog na yon or dun sa live stream ko kanina, na may nakakilala sa akin Pinoy kanina. Parang ang age niya is nasa 20 plus lang. And ipa-flash ko yung video. Ito, papakita ko ulit sa inyo yung video sa mga hindi nakanood kanina. Ay, oo. Ay, talaga ba? Thank you. Saan kayo? Student ka din? Or resident? Student lang ako. Thank you ah, sa pag-watch. Nagla-live pa naman ako ngayon. Papakita kita dali. Alam niyo mo? Patricia. Hindi naman ako ganun kasikat. Huwag ka mag si Patricia, nakilala niya ako. Ito pa, mother ko. Hello po. Saan po kayo sa Pilipinas? Manila. Manila. Ako sa Laguna. Oh, thank you ah. Parang kilala siya. Ano nakakaya? Ano po? Mga Pilipino po pala kayo. Yes po. Kayo. Okay lang po. Thank you ah. Thank you. Oh my God, may nakakilala sa akin guys. Nakakatuwa naman. First time ko talagang na-experience na may nakakilala sa akin na may nag-approach sa akin. Sabi niya kasi, dun sa video, parang hindi yata narinig eh. Parang, ate, excuse me, ikaw po ba yung YouTuber o yung nagbablog? Sabi ko, ay oo, ako yun. Nakakatuwa kasi parang, kahit pa paano, may nakakakilala, may nakakanood din pala ng mga taga dito. Kasi yung pagbablog ko naman talaga, ang purpose lang nun, is para makita ng family ko yung mga nangyayari sa akin dito. And syempre, makatulong na rin sa mga incoming students na pupunta dito sa Australia. And unexpected na may nanonood din naman pala ang mga taga dito or nandito na sa Australia. So, start na natin tong haul, guys. Haul ko yung mga napamili ko kanina. And ang total amount na nagastos ko, masakit sa bulsa, $73.39. Parang ito na yata ang pinakamalaking grocery ko. Amount na grocery ko. Kasi pag pupunta ka talaga sa Asian Grocery, malaki talaga yung mga gas mo. Mas mahal yung presyo nila compared sa Pilipinas. Kaya hanggat maaari pa pupunta ako dun, once a month or every other month ako pupunta. Kasi pag nandun ako, hindi ko mapigilan yung sarili ko na kumuha ng kumuha. Kasi nakakamiss yung mga pagkain sa Pilipinas, diba? Mostly sa mga binili ko is meat, fruits and veggies, tsaka yung mga condiments. Meron nga ba? Oo, meron. So, let's start. Kaya ako pala binlog agad or hinol agad sa inyo. Kasi para yung meat, malagay ko na agad sa fridge. Kasi syempre, baka masira siya. So, start natin sa meat. May nabili akong salmon na napakamahal, $9.52. My God, para sa isang peraso. Ito pang sisinigang ko to. Tapos, binabili akong pork chop. Meron namang pork chop dito sa mga supermarket, pero feeling ko lang na mas mura doon. So, bumili ako ng 4 pieces and $5.29. Tapos, by the way, pang dalawang tao to ha, kaya medyo madami or sabi ko kung medyo madami para sa inyo. Tapos ito, bumili ako ng chicken liver. And sabi ko, 250 grams lang. Ang nilagay niya is 0.5. Parang half a kilo. Kaya $2.83. Mura lang naman siya. Pero kasi hindi ko naman agad ito makakain. Dahil ako lang naman kumakain yung dito. Next guys, fish again. Oh my God, bakit ko lang presyo? Basta mura lang siguro to. Para check ko. Nasaan yung fish? Fish. Basta ito ata. $3.57. Para sa isang fish. Ito hindi ko alam kung tawag dito sa fish na ito. Nasaan ba yung snapper? Snapper fry pan? Ewan ko. Pero ito try ko to. Doon lang talaga kasi kami nakakabili ng mga gantong fish. Meron naman dito pero meron naman sa mga grocery or sa supermarket pero madalas mahal yung mga salmon. Puro ganun. So, proceed tayo guys sa fruits. Fruits! Finally! May mga mangga dito pero yung matatamis. Pero ito, sobrang bihira.
Ito yung ma-SIM. Pero hindi ako bumili agad ng bagoong eh. Malaki lang available din, so hindi ako bumili. And ito guys, ang mahal. Parang, sour. Diba, hindi ko makita. Dapat pala sinaulok siya. Ah, ito $4. $4.36. Tapos magkano yun in peso? 150 pesos. Para sa isang. Well, medyo malaki naman siya. Pero ang mahal, diba? Kasi nga, kina-convert ko kaya mahal. Pero kung hindi ko i-convert, mura na yan, syempre. Bumili rin ako ng papaya na dilaw. Ay, dilaw. Dilaw kasi yun dito. Na green. $4.69. So, more or less, 150 pesos din siya. Pero after a year, ngayon lang ako makakain ito. Oo, kasi mahirap ito mahanap eh. Or bihira lang talaga ako pumunta na. And, bumili rin ako ng papaya na yellow. Ito, $3 naman. Ito yata yung hinog. Saan hinog siya? $3.86. So, next natin guys, chili. Ang chili ay, magkano mabili ko sa chili? Basta mura lang ito, parang $2 lang ito. Bumili rin ako nito. Kasi nung nag-samgyup kami, nung nagluto sila atin ay, masarap to. Anong tawag doon? Iko-cover mo yung beef. Tapos ipapry mo lang. Ang sarap. As in. Kaya bumili ako agad ako. And then, magsisinigang tayo, guys. So, bumili ako ng okra. May mga okra naman dito sa grocery or sa supermarket. Pero iba yung lasa eh. Ito kasi okrang Pilipinas talaga. Tapos, guys, nakakita. Ay, ang dami ko pa. Apat. Nakakita ako ng gandong talong. First time. Hindi na ako sanay actually. Kasi yung mga talong dito, ang lalaki talaga. So, bumili ako pang, ano ang tawag yung tortang talong. Kasi madali yung, madali pag ganito, kaliit lang ito. Pero hindi, alam ko hindi ito pang ano. Ayan o, eggplant Lebanese yung nakalagay dito. $2.21. Pwede na, diba? Papakita ko pala sa inyo. Dito, display pala natin. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng, ano bang tawag dito? Kalimutan ko. Bean sprout. Parang 90 centavos. Tapos, bumili ako ng banana. Banana dun kasi is $2 lang. Pero kung bibili mo siya sa supermarket, nasa $3 per kilo. So, bumili agad ako. And then, ito. Ampalaya. After ilang months, makakakain na din ako ng ampalaya. Ito ay, yun, bitter melon. $1.78. Pwede na, diba? Excited na tuloy ako kumain, magluto. And bumili ako for the first time. After a year, first time kong bumili nito. Tsaka, ano ba mga first time ko nabili? First time ko ito. And ito. First time. After a year talaga, promise. Hindi ako bumibili dati. Siyempre, para sa samgyup, bumili ulit ako nito. Mura lang ito eh, $4 ata. Oh, $4. Pero alam mo, sa Pilipinas, nasa 100 plus yata ito, yung ganitong size. Pero dito, 100 plus lang. Impes. And then, bumili ulit ako nito. Meron pa naman kami dyan. Pero kasi, lahat ng pagkain, gusto ko may ganito. Hindi naman lahat. Kumbaga, ang sarap niya kahit saan. Spring rolls na pangbalot. $2 ata ito. Kamala ako. And then, ito noodles. Spring rolls na pangbalot. $2 ata ito. Kamala ako. And then, ito noodles. Ito, masarap to. And doon lang siya medyo mura. Sa mga supermarket, medyo mahal to. Parang $5 lang to eh. And then, after a year din, makakatikim na ako ng UFC. Tamis Anghang. Banana sauce. Ang saya. Ang saya din ang nagastos ko. So, that's it guys. Sana nag-enjoy kayo sa haul today. Tsaka dun sa live ko kanina. So, sa mga hindi pa nakakanood guys, panoodin nyo. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe. And keep safe. Bye!